Ay, balot! Dali, dali lang mo naman, CJ! Naku, hindi alam ko na nangyayari sa kaibigan natin eh! Naku, baka madali na, ikaw itong mabagan eh! Naku, baka na ito kumadama dito! Bibihira ka naman, oh! Alam ko po, dali ka nga, Lagrin! Baka naninigat si Susan! Susan! Napapaga nga ako eh. Kala ko naman kasi mapapaga rin kayo eh. Alam mo ba? Nandito, 245, siya 357, saka 338. Sama pala. Sabatay ko nga. Baka meron namang mas mataas na kalibre kaysa riyan. Mabuti pa kaya, dali mo kami sa supplier mo. Malapot eh. Kung ako nga, hindi ako makalapit dun eh. Pinitira kami ng CIS na yun. Oo. Eh, hindi naman ako talaga ranat yan eh. Sumahitayin lang ako, kailangan ko ng pera. Ano? Kunin niyo ba? Okay ba? Okay. Ano? Fred? Kailangan ko ng mga alas ko. Misis ko, makakarap ko. Sorry pare, mga CIS kami. Huwag niyo siyang pababayaan, Tora. Nasa kamay niyo rin kaligtasan ni Almira. Sila ng aming magiging anak. Gagawin ko ang lahat. Salamat. Mr. Dubai, mangangarap din mo kayo? Sino ba yung sinubod niyo? Si Susan ho, manganganak na ho siguro. Eh kayo, ba't kayo naandito? Si Almira, manganganak na rin eh. Ay, ang ganda! Sabay pa sila ni Susan! Eh, si Gary, ba't hindi nyo kasama? Ay, nagkahanap daw ng pera. Ewan naman namin kung saan magkakagilap yun. Oo, malay mo naman! Dahil nagkahanap na sugar mami ni Daddy, no? Alam, puro bankrupt yun eh. Pero alam ko, alam niya na emergency to, na gagawa siya ng paraan dahil any moment pwede na manganak si Susan. Kayo po ba yung kasama ng pasyente kapapasok na sa loob? Kami nga po, ma'am. Kung pwede lang sana, pakipalista yung pangalan ng pasyente doon at kailangan po kasi kayong magdeposito. Naloko na. Wala kami na lang pera nila. Eh, meron ako dito. Kaya lang, wala pa yata 100 piso to eh. Nurse, ako na bahala sa deposito. Kilala ko yung pasyente. Yes, kaya kung may kailangan pa, basta ilapit mo na lang sa akin. Sorry, sir, ha? Pero sinusunod lang po namin yung patakaran dito sa ospital. Naintindihan. Sumunod na lang pa sa nurse station para pakilista yung pangalan at ibang impormasyon sa pasyente. Apo, ma'am. Salamat, Mr. Del Valle. Ako talagang hulog ko kayo ng langit sa aming mga mahihirap.
Naku, hayaan niyo ho, sir. Kung ano man ang magagastos, eh, pababayaran na lang po namin kay Gary pagdating niya. Huwag na, Lagrin. Tulong ko na yun sa mag-isawa. Mabay talaga ni Mr. Del Valle. Pero alam niyo ho, sir, hindi naman talaga namin balak doon hindi ito si Susan. Eh. Kaya lang ho, emergency lang. Tsaka ito lang yung pinakamalapit na ospital. Tama yung naging decision yung dalawa. Eh, kaysa kung ano mangyari doon sa bata at saka kay Susan. Teka nga ho pala, sir. Ano ho yung nabalitaan namin tungkol po doon kay Ma'am Almira? Totoo nun eh. Ayoko talaga siya magdalang tao eh. Nang bahala mo kung mahina ang kanyang katawan kung sakit sa puso. Pag-usapan nga sana namin na magkaapon na lang kami. Plinado niya, nabigyan ako ng anak. Kaya yan, nangangalip ang buhay ni Almira ngayon. Sige, sabi mo, susunod na ako. Pakisabi lang sa mag-asawang susunod, Gary. Sabihin nyo, kasagot ko lahat ang gagastos nila dito sa hospital. Akong bahala, handa ako sa natulungan. Sige. Oh, thank you po! Salamat po! Naku, Diyos ko, ligtas na naman sa problema niya itong si Gary. Oh, mabuti na, ang bait-bait ni Mr. Del Valle. Ano ko? Sinabi mo. Sabi ko na eh, kaya nakakita ko eh. Hello, pretty boy. Long time no see. Naku, Ricardo, nanganak na ang asawa ng pinsan mo si Gary. At kabal na babae ang anak ni Susan. Talaga? Oo! Eh, ba't dito hindi na lang mahal dito? Emergency. Kaya dito na namin dinala. Walang problema, Cardo. Alam mo, kasi naandito rin yung kapitbahay namin pilantropo na mag-asawa. Yung lalaki ang sasagot sa lahat ng gastos, kaya libre na naman sa problema niya itong si Gary. Sige, kaalis lang. Oo. Teka nga pala. Di ba dito ka nagtatrabaho sa ospital?
Oo, oh, eh. Bakit ngayon ka lang papasok? Panggabi kasi duty ko, eh. Nasaan nga pala si Gary? Pares, doon ka! Anak niyo, Mr. Del Valle, at mapalad si Mrs. at ligtas na siya sa panganib. Alam naman natin ang kanyang kalagayan bago natin siya ipasok sa ospital. Mahihinang kanyang resistensya, dala siguro ito ng kanyang sakit sa puso. Talagang gusto lang niya pambigyan ng anak, Doktora. Hindi siya nabigo. Maswerte kayo sa bata. Hindi na ito susundan. Ba natatawuan? Ay nako, sobrang hirap ang inabot. Maraming dugo ang nawala. Mabuti naman, malulusog ang mga anak. Si Gary, dumating na ba? Ay nako, wala na yatang interest pang malaman kung buhay pa asawa. Hindi mo naman masasabing, hindi pa niya alam dahil kagabi ko pa pinauwi si CG para abangan at balitaan ito. Ay, baka hindi pa niya nalalaman o kaya nadidilihensya pa siya ng pera. Pwede ba? Dinidilihensya ba ang pagpapaanak sa asawa? Di ba yan eh, pinag-iipunan at pinaghahandaan? Ang sabihin mo, talagang irresponsable ang pinsan mo si Gary. At kahit paratingin mo yan sa kanya ha, hindi ako natatakot. Masyado maingay, nakakaya sa mga pasyente. Kaya mo, hahanapin ko si Gary. Tapos na rin lang ang duty ko. Kawawa naman si Susan. Eto nga't halos hindi na mapakain ang asawa niya si Gary. Kambal pa naging anak. Paano na lang ang kinabukasan ng mga bata? Ingat, ayaw ko na. Ayaw ko pa. Mamaya na lang, please. Kamusta pakiramdam mo? Parang hinang-hina ako, pero alam mo, mas madali akong gagaling kung nasa bahay tayo. Alam mo naman, ayaw ko ng ospital eh. Hayaan mo, i-request ko kay Doktora. Ang bata, nakita mo na siya? Napakaganda niya. Ang cute-cute. Talaga? Talaga ikaw, kahawi ko siya. Paglaki niya. At siya nga pala, si Susan, ng anak ng kambal, nandito siya. Kambal? Hmm. Paano mo alam? Paano? Sinugod dito ni Lagring at ni CJ kagabi. Nagkaroon nga sila ng problema at wala silang pandeposito. Eh, nataranta lang yung dalawa kaya napunta rito eh. Ikaw nang bahala sanang tumulong sa kanila, ha? Alam mo naman yung kalagayan nila eh. Kahit di mo sabihin, ginawa ko na. Ang problema si Gary. Eh, baka hindi tumanggap ng tulong ko yun. Simula kagabi, hindi pa nga dumadalaw dito eh. Ewan ko ba kung bakit hindi pa nila kalimutan na nakaraan? Wala naman silang dapat ikagalit sa atin eh. Thank you.
Pasensya ka na. Naniniguro lang ako. Saan ka pa nang galing kagabi? Kagabi ka pa hinahantay ni CG ah. Saka, ba't dito ka tumulay, hindi sa inyo? Buti nga nakarating pa ako eh. Tarantadang toto yan eh. Binigay ba naman sa akin buyer ng barel, CIS? Eh baka naman hindi alam ni Totoy. Eh malalaman ko rin yun. At pag nagkataon siya nga, malilintikan sa akin yung walang ngayon. Siya nga pala. Alam mo ba ng anak na si Susan? Kailan pa? Kagabi pa. Tambal na babae ang anak mo. Ang bihira to. Swerte mo na yung kambal na yan. At saka hindi lahat ng babae dito sa mundo binibigyan ng pagkakataong magkaroon ng kambal na anak. Oo nga naman. Tsaka malay mo, yung kambal na lang siya makapagbibigay ng magandang kinabukasan sa buhay nyo. Mm-hmm. Iniisip ko lang yung magiging kinabukasan nila eh. Huwag mo nang intindihin nyo. Nandito kami ni CG, oh. Oo, basta promise mo ha. Gagawin mo akong isa sa mga ninang. Bakit mo ako tinala dito? Hindi namin mababayaran ni Gary itong hospital na to. Shhh! Huwag mo nang problemahin yun. May sumagot na sa magiging gastos nyo dito sa ospital kahit dito ka pa matulog ng isang buwan. Sino? Alam mo, nandito rin sila Sir Amante at Ma'am Almira. At halos sabay kayong nanganak ni Ma'am Almira. At nangako si Sir Amante na tutulungan niya kayo sa mga gastos sa ospital. Ay, hindi yan tatanggapin ni Gary. Kinala ko yung asawa ko. At bakit hindi niya tatanggapin? Dahil ba ayaw niyang masabing tinulungan kayo ng mga taong itinuloy niyang kaaway? Teka nga, ano ba ikinagagalit niyang garan niyang kina Amante at Almira? Hindi, personal na yun ang asawa ko. At saka, kilala ko yung asawa ko. Masyado mataas ang pride niya eh. Hindi niya tatanggapin. Pwede ba? Hindi na uso yung pride na yan. Kapag kaganyang kumukulo na ang sikmura mo sa gutom, pati pride kinakain. Susan. Kailangan mo ba yung taong kausap ng nurse? Ah, yun ba? Nanganak di asawa nung kagabi, kasabay halos ni Susan. Saka siya nga pala yung sinasabi ko siyang sasagot sa magagastos niya dito sa ospital. So, buti alam, ay kilala ka nung mayaman. Kilala mo ba yun? Ano nang nangyari sa'yo? Mga bata, nakita mo na? Hindi pa nga eh. Bukas daw nila dadalhin dito sa akin. Gary, mag-isip ka naman ng pangalan para sa mga kambal, oh. Gary, may problema ba? Gusto ba yung nabalita mo? Yung dakilang pilantrop ko sa lugar natin ang magbabayad ka ng gastos dito sa ospital. Yan ang binalita sa akin ni CG tsaka ni Jacqueline. Ay, isang kusin. Huwag nung kang tatanong sa kanila. Di ba rin pumabay ang tao na binakaw ko? Huwag nung kang hihingi ng tulong kila Admiral Amante. Naitindihan mo? Tignan mo ako. Pag ako hindi mo ako sinunod, masasaktan ka.
ka ba? Akala ko ba na sa'yo sa akin? May kailangan ako sa'yo, Kanto eh. Isan, kung pera yan, pasensyahan muna tayo. Tatkat ako ng utang dito eh. Alam mo naman ang sweldo ni Sanjari ko, napakaliit. Hindi naman pera kailangan ko sa'yo eh. Pabor. Diba nangako ko dati na kakanti ka ng utang ng lotaren? Bakit ko naman hindi masasabi yun? Isang mo yung ligtas ang buhay ko. Bakit? May paggagawa ka ba? Gusto ko lang. Ano? May pagigit lang ka ba ng Gael? Sabihin mo lang, iyayarihin ko. Gusto ko lang gumante eh. Kasi pagkakataon na to dahil nandito sila sa ospital. Hindi ka na magpapatay eh. Ano ba paggagawa ko sa'yo? Malaki galit ko dyan sa mga Castillo at Del Valle. Oras na para manigil ako. Tukutin mo yan ang nila.